Okay, so yun po mga kababayan, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po rito sa ating channel na Joshua Corpus Vlog. Ito, gusto kong pag-usapan natin yung Maharlika Investment Fund. Ngayon, magugulat kayo kasi sabi dito, Office of the Manila 5th District Congressman Erwin Cheng. Okay, House Committee on Banks and Financial Intermediaries. Chairman, okay, November 13, yung press release na yan, kahapon. Sinasabi po dyan, mga kababayan, na kung saan the Maharlika Fund implementing rules and regulation, yan po yung dahilan, di ba? Kaya sinuspindi po yung IRR, ni-revise, binago, in-enhance, fine-tuning, mga kababayan, kumbaga sa gitara or sa mga any musical instrument, lalong-lalong mga strings, hinalap yung tamang tono. Mga kababayan, sa kape, hinanap yung tamang tamis ba or pait. Ganon, tamang timpla. Okay, sabi dito, Maharlika Fund IRR, a pivotal milestone in the Philippine financial landscape, sabi po ng House Banking Panel Chief, mga kababayan, which is si Congressman Erwin Cheng. Ngayon, okay, ang ganda kasi suportado po nila, di ba? Lalong-lalo na ng House Banking Panel Chief na si Congressman Cheng. Siya po yung chairman ng House Committee on Bank and Financial Intermediaries. Okay, kayo na pong bahala. Okay, siya po yung chairman niyan. So, may position din sa Kongreso, mga kababayan. So, itong sa akin, ito po yung ano ko dito. Maraming salamat sa suporta ninyo kasi ako suportado ko rin po yan, ang Maharlika Investment Fund, mga kababayan. Suportado ko po. Pero ito ang tanong ko. Nakikita niyo yun nandito niya. Logo po ng kanyang polo shirt, mga kababayan. Taga Maynila po ito si Congressman Cheng. Nakita niyo yung polo niya. Anong logo? Logo nino yan, mga kababayan. Logo nino yan. Ha? Logo nino. Nino? Ha? Isko, mga kababayan. So far, wala naman pong issue within Isko sa kanya after the election kasi talagang nagpakita siya ng suporta, mga kababayan. Okay, we respect the decision of the majority of the Filipino people where they choose to become the president is PBBM. Bongbong Marcos, yan, mga kababayan. Diba? Yun yung ano niya eh, parang pinakaminsahe niya. Oh, right now, tulad nito, kaalyado niya po ito, mga kababayan. Si Congressman Erwin Cheng. Kaalyado niya po ito. Pero ito po ang papatunay diyan ng totoong pagkakaisa ng unity. Baka magiiyakan diyan yung mga Iskonyan na mga ano ha. O ibas nyo. Ibas nyo si Congressman. Kasi yung sinasabi nyong scam, sinasabi nyong palpak, sinasabi nyong walang kwenta ng Maharlika Investment Fund, suportado ng manok or ng bata po. Ng pambato nyo ng 2022 presidential election. Payakay dito. Sila mismo. Pivotal milestone in the Philippine banking landscape. Sabi pa dyan, mga kababayan. Hindi po basta-bastang ano yan, statement yan. And sabi pa rito, we are delighted to witness the culmination of efforts to fortify the Maharlika Investment Corporation through enacting comprehensive and empowering rules. Ayan. The strength and independence of the Board of Directors is fundamental in ensuring prudent and effective decision making. So yung ginawa po na pag-enhance ni Pangulong Bongbong Marcos, fine-tuning sa IRR ng Maharlika Investment Fund. Sabi dito, ensuring prudent and effective decision making ng mga nasa board of directors ng Maharlika Investment Corporation.
and also safeguarding the corporation's integrity and promoting financial stability. Statement niya to, mga kababayan, which was quoted or tingnan nyo sa Presidential Communications Office, nandun po, mga kababayan ko, ang kanyang statement. So, ang sakit nito sa puso nila. Ngayon, panay po yung... ngayon, hindi nila mapag-usapan yan. Yung mga good news, nako, huwag nyong asahan na ang ginagawa po na effort ng pamahalaan to make the lives of every Filipino people easier, o para mapabuti po ang buhay ng tao, ng bawat Pilipino, hindi po nila i-content yan. Hindi po nila ibabalita yan. Bakit? Kasi nakakumit na sila para po bumanat. Para po papangitin pa lalo ang imahe ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakakumit na sila sa ganyan. Pride na po nila yan. Sabi pa rito, this move aligns with the ongoing commitment to foster a resilient and progressive financial environment, reinforcing trust and confidence. Ha? Reinforcing. So pinatibay pa po yung tiwala and confidence among the stakeholders and investors. Doon sa IRR na to, kung babasahin siya ng potential investors, mga kababayan, sinasabi ko nga po sa inyo, hindi pa napipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa na isa sa batas ang Maharlika Investment Fund na yan. May mga nagpupuntahan na po ito. Na ano? Gustong mag-invest. Tulad ng isang Japan International Bank. Diba? Nagpunta na rito. Because they are very willing or interested to invest to the Maharlika Investment Fund of the Philippines. Diba? And, alam nyo, last December pa, doon sa... ASEAN-EU Summit na kung saan po naalala nyo yun, yung grabing sipon, grabing ubo ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil winter po dun eh. Belgium yata yun, yung pinaka-venue, mga kababayan. Dala-dala nila yung Maharlika Investment Fund na yan. Yung mga tawag nyo to, mga leaflets. No, not leaflets eh. Parang mini handbook, mga kababayan. Dala-dala nila. Pinamigay nila doon. Naubos, mga kababayan. Every time na may makaharap sila ng mga investors, businessmen, potential investors, mga kababayan, they're always introducing the Maharlika Investment Fund to this kind of people, lalong-lalo na mga businessmen, mga multi-millionaire, multi-billionaire in other countries because they are potential investors na pwedeng magpasok po ng pera, mga kababayan, dito sa bansa po natin. Ang dami kasing nega, ito yung mahirap. Ang daming mga nega kaagad nating mga kababayan. Ayaw dito, ayaw dito, ayaw nito, ayaw nito. Ayaw kaagad, hindi pa sinusubukan. Di ba? Paano natin malalaman na ito na pala ang isa sa mga sagot? Ang MIF na yan or Maharlika Investment Corporation para mabawasan na ang pangungutang natin. So far. Congratulations to the administration of PBBM. 'Di ba? Recently, August, September, billions of pesos po yung ano natin, binayad sa utang natin. Malaking bagay po 'yun, mga kababayan. Ang laking bagay po nun. 'Di ba? Pautay-utay pero nababawasan. Kung sa Bisaya pa, hinay-hinay, basta kanunay, okay la. Diba? Ito, tuloy natin ah. Congressman Cheng expressed his gratitude to President Ferdinand R. Marcos Jr. and to all the stakeholders, regulatory bodies, and industry experts whose collective expertise and dedication contributed to the formulation of this meticulous, naku, minsan lang magamit tong word na meticulous, mga kababayan, pero napaka tindi po ng mensaheng or meaning
ng word na yan, meticulous. Kumbaga, every details, mga kababayan, every details po, kada letra, kada salita, kada word siguro na nasa batas na yan, eh talagang nire-review nila. He expressed optimism the positive impact of these regulations, anticipating a bolstering of the financial landscape, economic growth, and investment prospect in the Philippines. Ayan. He also emphasized that the significance of continuous vigilance and adaptability to navigate the ever-evolving financial landscape. Okay. This highlights the need for consistent efforts in safeguarding financial systems and ensuring they serve the people effectively. Ayan, mga kababayan. So, thank you for the very kind words, Congressman Erwin Cheng of the City of Manila, 5th District po, mga kababayan. Though, yun nga, Team Isko po siya noong 2022. Ayan o. Though Team Isko siya, mga kababayan, but the call for unity of the President, isa po siya sa niyakap niya yun, mga kababayan, ang panawagan ng pagkakaisa na ating mahal na Pangulo. And also, with the presidential candidate that na sinuportahan niya, mga kababayan, which is Isko Moreno, welcome din naman, mga kababayan, yung ganong idea ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung maganda. Kahit sabihin mo, nagkalaban kayo noong 2022 election, last election, pero right now you are helping each other to give yung better services, di ba, sa ating mga kababayan. Ito yung totoong mga public servant. Magkalaban man kayo, magkaiba man kayo ng partido, sino man yung sinuportahan mo, hindi man siya, pero if you're yung pinaka-target mo talaga, makatulong, makapag-silbi sa taong bayan, pagkatapos ng election, pagkakaisa. Which is, congratulations, sir. Ang ganda ng mensahe po ninyo para po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, sa muli po, mga kababayan, magandang umaga sa inyo lahat. Sana walang mag-iyakan ng mga... diba? Sana naman walang mag-iyakan ng mga supporters ni Isko last time kasi ngayon, tulad nito, si Congressman Erwin Cheng, supportado niya si Pangulo, mga kababayan, sa Marnica Investment Fund. Sa muli po, magandang umaga. Please, share niyo po yung video na to and God bless po sa ating lahat.